Question, paano ka pumipili ng company? Anong mga qualities ng company yung chine-check mo bago mo siya mapili? Pumipili naman ako pag fundamentals ng company. So, dito. Yung Edge, ito PSE website din to. edge.pse.com.ph. Andiyan lahat ng mga statements nila ng mga companies. Tapos andiyan din yung blue chips. Kapag mag i-invest ako ng long term, so dito ako tumitingin, yung mga financial report ng blue chips. So may mga financial reports dito. Ba't ganun yung website? Parang internet ko. Ayan, okay, mag-load. Galing. Ah. Wala. Nangyosa gumaga. Kasi linggo daw. Joke. So dito kasi may listahan ng blue chips kasi dito. Gusto mong blue chips? Pero kung pipili ka, sa COL Financial nakakategorize siya. Hindi ko kasi pwedeng i-open, makikita mo yung fund ko. Sa COL nakakategorize siya. Pag pumunta ka ng fundamental analysis doon, sa taas. May fundamental analysis doon. Tapos meron siyang parang listahan ng mga charts. Nakakategorize na siya lahat ng bank, lahat ng bank properties, ano ba? Mga category niya. Consumer goods, nakakategorize siyang ganun. Ano-ano yung mga yun. So, sa bank, nakalagay mo, BDO, BPI, Aceway, Security Bank. Tapos, iko-compare ko silang lahat dito. Sinong pinaka malaki yung kita sa kanila. Ano ba to? Ay, dividends pala yung naklik ko. Bastos. Kagaya na ginawa ko sa Costco. Ganun. So, iti-check ko silang, hindi siya gumagana, girl. I-check ko sila dito. Naayos. Naayos. Galing holiday. Pero gumagana to. Tapos may mga financial report siya. May quarterly, may annual. Tinitingnan ko lang kung sinong. Kita mo naman dun eh. Halimbawa, from 2014 to 2018, makikita mo siya dun. Pataas ba yung kita nila or pababa? Kasi makita mo naman, parang from 2014 to 2018, pababa siya. Parang ano tayo dito, palugi? Siyempre, yung mag-invest sa'yo, diba? Ayun. So, yun yung mga hindi ko alam dati. Kasi dati bumili ako, kala ko invest. Investing siya. Kasi nga, sinabi ng mentor, yung binayaran kong mentor na membership, yun, engineer ko sa webinar, na bilhin daw yun. So, ako naman si Bill eh, kasi hindi ko naman alam yung mga ganun, mga financial report. Tapos, nung natuto ko, nung tinignan ko yung financial report, yung time na ni-recommend niya na bumili kami, palugi na pala. Parang negative na yung kita niya. Parang hindi naman na siya kumikita. So, ako naman, ako, bili ako ng bili. So, yun, umo na siya. Parang nag-negative 74% ako dun. So, parang anong nangyayari? Bakit hindi siya tumataas? Tapos doon ako nag-aral. Doon ako nagsimula mag-aral. Kasi ang OA na nung 74% negative. Paano ginawa mo doon? Pinull out mo na siya? Oo, wala na siyang pag-asa. Kita ko na wala na siyang pag-asang kumita. Yun nga, naalala ko yun. Hindi ko makalimutan na bumili ka ng sabi mo. Sinabi mo pa na mukha yatang hindi na umaakyat. Hindi na siya umaakyat. Girl, lang negative 74 na siya. Hindi na ako natuwa. Kasi hindi ko pa alam. Kasi nag-aabi ko, bakit ganun pababa siya ng pababa? Parang every time tinitingnan ko pa, sabi, hindi, long term yan, tataas pa yan. Ay, hindi na talaga siya tumataas. Parang ang tagal na, ang OA na, parang ilang taon. 2 years ko yata inintay yun. So, 2 years? Mag-aral na kaya ako nito? Bakit kaya ganito? So, yun, nag-aral ako. Doon ko siya nakita. Ay, girl, very wrong. Pwede siya for trading. Kasi parang, ito kagaya nito. Oh, pwede siya. Bawa, ito. 1 week, ito. Ay, ito. October 1 to October 31. So, ganun mo lang siya lalaroin. Hindi siya yung long term.
Kasi bulusan. Actually, meron. Ano pa? Yun lang naman. Actually, gusto ko lang din ma... Ano yun? Yun yung pinaka-basic. Kasi gusto ko lang din ma-practice yung pag-review ng mga companies. Kung gusto mo mag-try ng support and resistance, meron siya lang virtual trade dito. Meron kang bibigyan ka na ng 100,000. Tawag nun yung paper cash. Na hindi mo mawi-withdraw. Parang MMM lang. Ah, pang practice lang, gano'n? Ah, pang practice. Parang mawibili ka ng tagong 50 mil na mga slacks. Okay, sige. Matry nga yung Instagram eh. Hindi ko talaga namin ko kasi pag mga long term, it's normally parang minimum of 2 years. Hindi, 5. 5 years? Matagal. Natiro na ako nun. Gusto ko na umuwi ng Pinas. Gusto ko na umuwi ng Pinas. Matagal. Matagal yun. 5 years. 5 to 7 yan. Pa, diba pag mag-mute, mag-mutual fund, yung sa mga Sun Life, 5 years nila hinuhold yung pera sa index. Or 10 years nga yung ibang insurance, diba? Yun yung long term. Okay. So, inisip ko din kasi yan, mutual fund. Like, for example, since nandito ako sa abroad, kung hati-hatiin ko yung pera ko, tas parang ita-diversify ko sila dun sa mga iba't ibang investment. Okay lang yun. 70-30. Try mo. Kung saan siya kikita. Kasi hindi mo naman, hindi ko naman pwedeng sabihin kasi yung sa akin, talaga nababagalan talaga ako sa mutual fund sa totoo lang. Pero depende kasi nga yun sa tao. Depende yun sa'yo. So parang ang sinuggest din ng mentor ko, try mo lahat. Try mo yung mutual fund, try mo yung bond, try mo yung UITF, try mo yung VUL. Tapos kung saan mo talaga, kasi hindi mo naman masasabi kung di mo sinubukan, di ba? Hindi mo naman masasabi kung ito ba talaga or hindi or sabi lang ni ganito, ganyan. So, tinry ko. Magal talaga. Parang, noon na, isang taon na tayo ditong 1% girl. Ay, gumagat mo. Ayoko na sa'yo. Ginagamit ko siya pag kailangan ko yung pera. So, halimbawa, yung purpose ng mutual fund para sa akin. Kasi pag nag-index fund ka, para ka na ding nag-stock market. Kasi yung index fund, i-invest lang yun ng mga fund manager sa stocks din. Pero sila yung pipili ng stocks for you. Okay, thank you very much. You're welcome. See you. Hopefully next year makapag-masterclass na ako. Sige, go talaga. Thank you. Salamat din. Bye. See you next time or see you soon. See you next month. Bye-bye. Ay, huwag na. After 2 years pa. Tagal pa. Sige, bye-bye. Bye.